Magandang gabi po sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng ating tagapakinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ivan. Ang ibabahagi ko po sa inyong karanasan ay nangyari pagkatapos kong makagraduate sa college. Buwan ng Abril noon na makakuha ako ng mataas na parangal sa university namin. Bilang reward, pinayagan ako ng parents ko na mag-road trip kasama ang mga kaibigan ko, si Gary, Randy, at ang girlfriend nitong si Jocelyn. Hindi na kami nagsama ng iba pa. Kami lang din naman ang close sa isa't isa, kaya ayos lang. Oh, mamaya na kayo maglaplapan. Wala ba kayong iya? Kasama natin ang sumakumlao din natin eh. Pabirong sabi ni Gary kay Randy at Jocelyn. Sandali rin namang tumigil ang dalawa at tumingin sa akin. Eh ano naman? Eh hindi naman na inosyente yan si Ivan eh. Maraming ang Bolt sa cellphone yan. Yak, Ivan. Nanonood ka ng Bolt? Oo naman, oh. Lagi pa nga kaming magkasama ni Randy. Ano? Randy, mahal. Totoo ba yon? Parang toto si Ivan. Kapag to si Jocelyn, naniwala, yari ka sa akin. Sus, huwag ka na magmangmahangan pa. Ikaw source namin ni Gary, no? Gary, totoo ba yon? Kasama niyo ito si Randy manood ng Bolt? Oo, totoo yun. Pexman, kahit ibang gako pa itong minamaneho ko. Napakamot na lamang sa ulo si Randy. Nag-away na naman ang dalawa sa backseat habang kami ni Gary ay natatawa na lamang sa dalawa. Nasa biyahe na kami noon. Gamit namin ang open owner na sasakyan ng tatay ni Gary. Alas 8 na rin noon, kaya malamig-lamig na sa dinaraanan namin. Medyo may kadiliman na rin kaya dahan-dahan lang ang takbo namin. Oh, tama na yan. Malayo-layo pa yung tatakbo natin. Kaya wag na kayong makulit dyan ha. Baka malaglag pa ang isa sa inyo. Jocelyn, awat na. Bakit ka ba nagagalit? Eh, bold lang naman yun. Buti sana kung ginagawa ni Randy yun sa ibang babae. Oo nga. Ano nga nga? Ang sabihin mo, kaya ka nanonood ng Bolt kasi hindi ka kontento sa katawan ko. Paano ako makukontento? Hindi ko pa naman nagagalaw yan. Oh, iyon lang! Lalong nainis si Jocelyn noong mga sandaling yon. Into mo ng sasakyan, Gary! Into mo! Uy, baliw ka ba? Nasa liblib na daan tayo? Bababa ako. Wala akong pakialam. Parang ang tanga. Kapag napahama ka dito, kasalanan ko pa eh. Mas mabuti nga mapahama ka ko eh. Ano pang silbi ko, di ba? Bold lang naman ang trip mo. Ay nako, Gary, sige na, hinto mo na. Hinintungan ni Gary ang sasakyan. Bumaba naman agad si Jocelyn habang nagmamaktol. Akala niya ihahabulin siya ni Randy. Pero hindi. Lalo lang siyang nadismaya. Jocelyn, ano? Alis na kami ha? Ano Randy? Hayaan mo lang ako dito? Eh, baliw ka pali. Ano bang gagawin natin sa ganitong lugar? Sumakay ka na dito. Huwag mo akong artihan dyan. Ay, nakakainis naman oh. Napakamanit mo talaga. Walang nagawa si Jocelyn. Hindi gumana ang pagiging pabebe niya, kaya umakyat din siya ulit ng sasakyan. Tawa lang kami ng tawa ni Gary noon. Wala kaming ibang nararamdaman kundi saya. Hindi namin alam na sa gabing yun na pala ang pagbabago ng mga buhay namin. Makalipas ang mahigit isang oras, napilitan kaming tumigil sa gilid ng kalsada. Pumutok ang gulong ng owner. Ang masaklap pa, wala ni isa sa amin ang marunong magkabit ng reserbang gulong. Bukod pa ron, wala rin gamit na matino. Buksan nyo na nga lang yung mga dala nating alak dyan. Dito muna tayo uminom habang naghihintay ng dadaan. Binuksan ni Randy ang cooler at inubutan niya kami ng tigiisang alak. Alam nyo, ang malas natin ngayon. May balat ka ba sa pet, Jocelyn? Pansin ko kapag kasama ka, lagi may bulilyaso sa mga lakad namin. Balat sa puwet? Gusto mo makita? Yay! Huwag kang ganyan sa harapan ng boyfriend mo. Hanggang awak nga lang ako sa'yo tapos papakita mo pa kay Gary. Okay ka rin ha? Ano, selos ka naman agad? Teka, sandali. Oh, bakit? Manahimik muna kayo. Naririnig niyo ba? Bigla kong umutot ng mabaho. Sa sobrang sama ng amoy ay halos mahilo-hilo pa sila.
Pasensya na ha. 3 days na kasi akong hindi natatae. Visit ka? Nakakapatay na ng lamok yung utot mo ha. Nagtawanan na lang kami. Pero lumipas na naman ang mga minuto noon. Wala pa rin dumadaan na sasakyan. Mag-aalas 10 na pero nandun pa rin kami. Makakarating pa ba tayo sa destinasyon natin, Gary? Eh, sa kalagayan natin, mukhang hindi na eh. Mas maganda yatang dito na muna tayo magpahinga. May pang-cover naman itong owner ng papa mo, di ba? Magandang ideya nga yan, pre. Teka, nasa na ba yung dalawa? Baka hindi na nakatiis. Nag-anuhan na. Hayaan mo na lang. Labasan natin yung cover para makapagpahinga na rin tayo. Habang nilalagay namin ang cover ng sasakyan, pareho naming naramdaman na parabang may mabilis na tumakbo sa mga halamanan. Nung una ay nakatinginan muna kami ni Gary. Hindi na muna namin inintindi. Pero nang pakiramdam namin ay parang may kung anong hayop ang nasa paligid. Doon na kami nabahala ni Gary. Pre, nararamdaman mo ba? Oo pre, ano kaya yun? Sandali kaming tumigil sa ginagawa namin. Pinagmasdan namin ang halaman na pinagmumula ng kaluskos. Dahan-dahan kaming lumapit. Hanggang sa marinig na naming sumigaw si Jocel. Uy, si Jocel yun ah! Anong nangyari dun? Flashlight pre, dali! Baka nag-away at nagsakitan na naman yung dalawa. Nagmamadali kaming puntahan ng dalawa sa kung saan namin narinig si Jocel. Pumasok kami sa kagubatan. Nang matagpuan namin silang dalawa, ay nasa kalagitnaan sila ng yugyugan. Napatalikod na lang kami ni Gary. Mga buwisit, akala namin napano na itong si Jocel eh. Bilisan nyo nga dyan. Ano ba itong mga to? May storbo naman kayo. Takpan mo bibig niya si Jocel no? Pasigaw-sigaw pa, parang kinakatay eh. Napalingon ako sa likuran na maramdaman ko na parabang may nagmamasid sa amin. Oh, bakit? Wala, tara na. Para matapos na yung mga yan. Napailing na lang kaming dalawa ni Gary. Nauna na kaming sumakay sa sasakyan nang maayos na ang cover. Mga ilang minuto lang din naman ay nakabalik na rin ang magsyota. Pasado 11 na nang matapos din kaming mag-inom. Nakaramdam na rin ng antok ang mga kasama ko kaya sa gilid ng kalsada na kami nakaidlip. Pero nagising ako dahil sa kakaibang tunog na naririnig ko. Tumingin muna ako sa relo ko na umiilaw sa dilim. 2:00 na pala ng madaling araw. Ano ba yun? Hindi ako umalis sa upuan. Pinakinggan ko lang yung tunog na parang may mabangis na hayop sa labas. Gary! Gary! Uy! Kising! Hindi magising si Gary kaya kinurot ko na lang ang singit niya. Aray ko! Visit naman oh! Shhh! Huwag ka maingay. Eh ano ba kasi yun? Nakaka-battrip ka naman oh. Pakinggan mo dali. Ano nga? Basta, makinig ka lang. Sabay naming pinakinggan ang tila hayop na umaangil. Maging si Gary ay nagtaka rin. Aso ba yun? Malabo eh. Parang ano? Parang... What if? Ano? Aswang yun. Batid ni Gary na hindi malabong may aswang nga sa ganong uri ng lugar. Kaya naman, sumang-ayon din siya sa akin. Gagi, hindi pala tayo safe dito kung aswang nga yan. Basta, huwag ka nalang maingay. Kinakabahan din ako eh. Maya-maya lang, naramdaman naming tila may naglalakad na sa paligid. Sumilip kami sa harapan ng sasakyan, pero wala namang kaming nakita. Kahit na malamig ang panahon, tagaktak na ang pawis ko dahil sa kaba. Nanlalamig na rin ang palad ko noon, Kabanong. Sa buong buhay ko kasi, yun ang unang beses na naranasan ko yun. Pre, aswang nga yata yun. Nakita namin ang isang nilalang nang tumingin kami ulit sa harapan ng sasakyan. Isang tao na kuba at pangit ang mukha ang naroon. Ang ipinagtataka lang namin, hindi niya kami inaatake. Sa halip, naglalakad lang siyang palayo habang umaamoy-amoy. Mukhang matanda na yata pre, kaya siguro mahina na rin yung pandama niya. Kahit pa, maging ganda pa rin tayo.
Dinukot ni Gary ang isang tubo at binigay niya sa akin. Kinuha naman niya ang kutsilyo na ginamit namin sa pagbalat ng mangga. Ayan, lumayo ka pa. Sige pa, layo pa. Nakahinga lang kami ng maluwag ni Gary nang mawala na sa paningin namin ang matandang aswang. Ay, o ano, ang gagawin natin? Baka mamaya bumalik pa yun. Tapos may mga kasama pala. Eh wala naman tayong magagawa eh. Kung lalabas tayo, edi mas lalo tayong delikado. Buti pa tong dalawang to sa likod natin, oh. Ang sarap lang ng tulog, eh. Langyang yan, pre. Ngayon na ako nakakita ng aswang. Totoo pala yun. Kahit ako rin, pre. Pero matagal na ako nakakarinig ng kwentong ganyan, eh. Noong mga sandaling yun na hindi na talaga kami nakabalik pa sa pagtulog ni Gary, nagbantay na lang kami sa posibilidad na bumalik yung matanda. Pero sa awa ng Diyos, hindi na siya bumalik sa amin. Mag-aalas 6 na ng umaga nang gisingin namin si Randy at Jocel. Galit pa si Randy kasi naudlot ang tulog niya. Ang hindi alam ng loko, kami yung walang tulog. Makakalis na ba tayo? Gusto ko nang umuwi eh. Eh di kabit mo yung gulong para makalis na tayo. Ikaw kaya ikabit ko. Uy, Randy, gagawin daw akong kabit oh. Sumimangot si Randy. Wala pa rin tayong mahinga ng tulong. Wala rin namang signal sa part na to. Ang mabuti pa, maglakad-lakad na tayo para makahanap ng matinong signal. At baka may makasalubong na rin tayo sa daan na tao. Pambira, aga-aga lakad ka agad. E di kung ayaw niyong sumama, bahala kayo. Kapag kami nakakita na masasabayan, bahala na kayong maiwan dito. Eh siyempre sasama na kami. Tulig ka pala eh. Kanya-kanya na kaming baba sa sasakyan. Sinimulan na rin naming maglakad. Napag-isipan namin ni Gary na huwag na lang ipaalam ang nasaksihan namin. Alam namin na matatakot lang ang dalawa kapag sinabi naming nakakita kami ng aswang. Nakalayo na kami sa pinagparadahan ng sasakyan. Mga ilang sandali lang, meron kaming nakasalubong na batang lalaki. Sa pagkakatansya ko, nasa edad 9 hanggang 10 taon pa lamang ito. Maliit lang na bata. Medyo madungis ang damit niya. Pero may kaputian. Parang kamukha niya si Aga Mulak ng bata pa. Humarang sa amin ang bata at bigla niya kaming tinanong. Diyan po kayo pupunta? Naghahanap kami ng pwede naming mahinga ng tulong. Nasiraan kasi kami ng gulong eh. May alam ka bang... Uy! Huwag mo nga kausapin yan. Baka mamaya anak ng rebelde yan eh. Di nayari pa tayo. Tama si Randy. Nag-iingat lang tayo, no? Lalagpasan na lang sana namin ang bata pero nagsalita na naman siya. Alam ko po kung saan kayo pwede makahingi ng tulong. Ituturo ko po sa inyo. Mukha naman mabait yung bata, pre. Base sa itsura niya eh, matino naman siguro yung pamilya na meron siya. Tara, patusin na natin. Baka mamaya eh, may alam naman talaga siya. Seriously? Magtitiwala ka sa bata? Eh kaysa naman magtiwala ako sa'yo, eh wala ka namang may tutulong. Randy oh! Ay naku, bahala ka nga. O sige sige, patusin natin tong batang to. Wala na rin naman tayong choice eh. Bata, ano bang pangalan mo? Pwede mo ba kaming isama sa sinasabi mo? Ako po si Boyong. At sasamahan ko kayo para may mahinga na kayo ng tulong. Masaya ang bata at nakangiti pa ito sa amin. Kaya naman, magaan din ang pakiramdam ko sa kanya. Sinundan namin ang batang si Boyong sa kung saan man niya kami dadalhin. Madaldal ang batang si Boyong. Napakarami niyang tanong sa amin. Buti na lang din, mahabang pasensya ko sa bata. Hindi katulad ni Randy na parang konti na lang, kakalto ka na niya si Boyong. Boyong, saan mo ba kami dadalhin? Kanina pa tayo naglalakad dito sa kalsada eh. Nasa 30 minuto na yata. May alam po kung may mga bahay na dadaanan namin ni Lola kapag umaalis kami ng bahay. Eh, nasa na pala yung Lola mo? Bakit mag-isa ka lang sa umagang to? Nasa bahay po si Lola eh. May okasyon kasi sa amin. Ako naman, mag-aanap ako ng mahuhuling bayawak. Iririgalo ko kay Papa ko. Ano? Bayawak? Pangrigalo? Opo. Ganun po kasi sa tradisyon namin eh.
Ay bata, siguraduhin mo lang na madadala mo kami sa sinasabi mo, ha? Kasi iniwan na namin yung sasakyan namin dun. Ako pong bahala sa inyo. May mananakaw po ba dun? Eh wala naman, dinala na namin lahat eh. Tanong ka ng tanong, bakit? Magnanakaw ka ba? Uy, bata yan to talaga si Randy, oh, parang tanga. Inakakairita na eh. Nanahimik ang bata sa mga sumunod na sandali. Kalaunan, nainip na rin ako dahil sa isang oras na kaming nasa kalsada. Pero wala pa kaming nakikitang kabahayan. Para bang walang katapusan ang nilalakad namin, Kabanong. Boyong, may alam ka ba talagang kabahayan? O baka naman wala naman talaga? Ang sabihin mo, baka magnanakaw na yan. Nilayo lang tayo sa sasakyan. Tapos, hihilain na ng mga kasama niya o yung owner ni Gary. Hindi po ako masamang tao. Maghintay lang po kasi kayo. Masyado naman kayong atat eh. Wala pa nga po tayo sa kagubatan. Ha? Kagubatan? Papasok pa tayo ron? Opo. Doon po kasi yung mga kabayan eh. Huwag po kayong mag-alala. Malapit na po tayo. Siguraduhin mo lang ha, bata. Kundi lang talaga, nako, nagpapasensya lang ako sa'yo. Siniko ko si Gary para sawayin siya. Mukha kasing natatakot na rin ang bata kay Gary at Randy. Sa mga nakalipas pang minuto, pumasok na rin kami sa kagubatan. Puro mga lantang halaman ang nadaraanan namin at mga kawayan. Kinausap ko ang bata sa mga pagkakataong yon, pero hindi na siya tumutugon. Iniisip ko na lang na baka seryoso na nga ang bata dahil malapit na kami sa destinasyon namin. Biglang kumulimlim ang ulap noon. Kaya naman medyo madilim na rin sa kagubatan dahil sa nagtataas ang mga puno. Boyong, ang sabi ko kung ilang minuto na lang ba ang lalakarin natin para makarating. Alam mo ba talaga? Biglang huminto ang bata sa kalagitnaan ng paglalakad namin doon sa kagubatan. Nakatinginan kami. Nanghahawakan ko na sana ang batang si Boyong. Bigla siyang humarap sa amin. Namumula ang mga mata niya. Akala namin nung una ay napasukan lang ng alikabo kaya ganon. Uy, Boyong, ayos ka lang ba? Namumula yung mata mo. Seryoso lang ang bata, Kabanong. Isa-isa niya kaming tiningnan na parabang merong kaming nagawang kasalanan sa kanya. Pre, nag-a-addict yata yan eh. Uy, rugby boy ka ba? Uy, Bagets, pingi ka ba? Kinakausap ka namin, no? Nandito na po tayo. Ha? Anong nandito? Sana kabahayan na sinasabi mo. Wala naman, ah. Ano ba to? Joke time ba to? Sabi ko naman kasi sa iyo, pre, huwag tayo magpapaniwala niya sa batang yan, eh. Mukhang sugi ng rugby yan, oh. Hanggang dito na lang po tayo. Kasi hanggang dito na lang din kayo. Nagkatinginan kami sa sinabi ng bata. Laking gulat na lang namin nang biglang pumangit ang mukha ni Boyong. Napatas kami ng bahagya. Pre, Gary, aswang ang batang to! Walang ano-ano ay nilundagan kami ng bata. Pumaibabaw yun kay Gary. Pre, tulong! Tulungan niyo ko! Nalilito kami noon kung ano ang gagawin namin. Lahat kami ay kinilabutan. Hindi makapaniwala sa aktual na nangyayari. Mabuti na lang malakas ang loob ni Randy. Sinipa niya ang batang aswang sa tagiliran. Dahilan para mapahinto ito ng bahagya. Nang tumingin ang bata sa kanya, sinipa ulit niya yon. Kaso nga lang, nakailag na ang aswang. Lumundag yon palayo at gumapang paakyat ng puno. Kaya ang tinamaan ni Randy ay si Gary. Aray ko naman! Sira ulo! Bakit ako sinipa mo? Ay, naku, sorry. Umilag eh. Ano? Okay lang yan. Sa mukha lang naman ikot tinamaan eh. Tiningnan pa ni Gary kung dumugo ang ilong niya. Pero buti na lang ang hindi. Inilalayan namin si Gary para makatayo. Hingal na hingal kami nang dahil sa matinding kaba. Si Josel naman hindi na rin makapagsalita habang nasa gilid. Aswang ba talaga yun? Oo pre, aswang yun. Sa katunayan, may nakita rin kaming aswang kagabi ni Gary. Matanda naman yun. Tapos, ngayon bata. Ibig sabihin, maraming aswang dito.
Hinilan ni Randy si Joseph at magkakatabi lang kami habang hinihintay ang paglitaw ng bata. Dumampot na rin kami ng matutulis na sanga. Anong gagawin natin ito? Iyang layo na natin. Eh wala naman tayong choice eh. Bumalik na tayo. Uy! Bata! Lumabas ka dyan! Magsuntukan na lang tayo ano? Kala mo natatakot ako sa'yo? Kahit aswang ka, tawagin mo pa yung buong angkan mo. Kahit isa mo pa yung lolo mong may rayuma. Kinurot ni Josel si Randy para sawayin. Can you please stop saying that? Lalo mo lang iniinis yung aswang na batang yun eh. Hindi kasi dapat kayo nagpapakita ng takot eh. Yung mga aswang na yan, kapag nakikita nilang takot kayo, mas lalo lang sila tumatapang. Sandali kaming nanahimik lahat. Malakas ang hangin noon na nakakadagdag ng pagtindig ng balahibo namin. Maya-maya pa, nagulat na lang kami nang sumulpot ang batang aswang sa gilid ni Josel. Munti ka nang mahablot si Josel. Buti na lang ay nahila rin siya ni Randy. Pero nasugatan si Josel dahil sa haba at talas ng kuko ng bata. Inang to! Supot ka ba? Pangduwag yung ginagawa mo eh! Kapag nahawakan kita, sasapangin ko yung mukha mo hanggang sa hindi na maipintay ang pagmumukha mo. Galit na galit si Randy, pero tinatawanan lang kami ng bata. Hindi namin mabantayan kung nasaan siya. Magaling siyang magtago. Pero sa mga sumunod na sandali, nagawa na ni Randy na hablutin ang bata nang umatake ulit ito. Nahawakan ni Randy ang bata. Kinagat siya ng bata sa kamay. Buti na lang may suot siyang relo. Ha! Tanga! Relo yung kinakagat mo! Nang makabuelo si Randy, sinapak niya ng malakas ang bata. Sunod-sunod niyang sinapak sa muka habang hawak niya ang kwelyo. Tama na! Tanga ka ba? Aswang yan eh! Nakabitaw ang bata at mahilo-hilong dumistansya. Tumigil ka na, Boyong! Hayaan mo na kami makalis at hindi ka na masasaktan! Sa halip na pumayag, humalakak lang ang bata. Kahit bata lang siya, iba pa rin ang kilabot na dulot niya sa amin. Pakiramdam ko, anumang oras ay pwedeng isa sa amin ay mapahamak. Umalma ka lang, Randy! Mukhang may binabalak na naman masama yung aswang na yan. Wala akong pakialam, no? Hindi na yan sisikatan ng buwan ngayon. Sisikatan ng buwan ang pinagsasabi mo. Sinubukan pa ng bata na umatake ulit. Pero sa pagkakataon na yon, ay nakakuha na kami ng tiyempo. Hinambalos ko ng kawayan sa mukha ang bata. Sumunod naman si Randy. Nagmamadali niyang inagaw ang sanga kay Gary saka itinarak sa tiyan ng bata. Nanlaki ang mga mata naming pinagmasdan si Boyong habang unti-unting bumagsak sa lapag. Hanggang sa ganung punto, nagagawa niya pa rin tumawa. Parating na sila. Maaabutan nila kayo. Pagpikit ng batang aswang, inataranta kami kung ano na ang gagawin. Kahit na aswang ang napatay namin, iba pa rin ang pakiramdam dahil bata lang yun. Aminado ko noon kabanon sa sandaling yun ay nakaramdam pa rin ako ng konsensya. Tara, kailangan na natin makaalis dito. Baka totoo sinasabi niya na mayroon paparating. Nilibang niya lang talaga tayo. Eh, paano tong bata? Malamang, bahala na siya dyan. Anong gagawin mo dyan? Ipatay na yan. Aswang yan, Josel. Magtigil ka na sa kakadrama mo, ha? O sige, tara na, tara na! Nang aalis na sana kami ay nakaramdam kami na may paparating. Agad-agad kaming nagtago sa gilid ng mga kawayan. Pagsilip namin, may mga grupo ng mga nakabahag ang lumapit sa bata. Isa na roon ang matandang babae na parang leader nila. Magbabayad ang gumawa nito sa apo ko! Magbabayad kayo! Mas lalo kaming kinilabutan nang makitang lahat sila ay nagbago ng mga anyo. Nakatakip lang ang mga bibig namin noon. Ginawa namin ang makakaya namin para hindi makapag-ingay. Dahil kapag nagkataon, yun na ang huli naming sandali. Nakahinga kami ng maluwag na makitang binitbit na nila paalis ang katawan ng batang aswang. Makalipas ang 10 minuto, wala kaming sinayang na oras kaya tumakbo na lang kami kaagad. Narating namin ang kalsada. Maswerte kami dahil may napadaan na truck ng gulay. Nagawa namin pakiusapan ng driver. Nakabalik kami ng bayan at narating namin ang terminal. Nakauwi kami sa kanya-kanya naming bahay.
Yung sasakyan naman nila Gary ay naibalik din naman kinabukasan. May kakilala kasi ang tatay ni Gary na humihila ng sasakyan. Makalipas ang halos 4 na araw, wala kaming pinagsasabihan ng nangyari. Maging sa parents ko na naniniwala sa mga aswang ay hindi ko rin sinabi yon. 4 na araw din kaming wala halos kontak sa isa't isa. Oh, Ivan! Napapansin ko parang ilang araw nang wala ka sa sarili ah. May problema ka ba na hindi sinasabi sa amin? Gabi nun, nasa hapagkainan lang kami. Hindi ko inakala na mapapansin ni Papa ang pagiging balisa ko. Ho? Ayos lang po ako pa. Baka kulang lang sa tulog. Kulang ba sa tulog? Eh baka naman napupuyat ka sa gabi. Ano bang mga iniisip mo? Sandali akong napaisip habang nanguya. Nagdadalawang isip ako noon kung dapat ko bang sabihin sa kanila ang mga nangyari. Pero ayaw ko rin kasi silang may stress pa. Lalo na't tumatanda na rin sila. Marami kasi akong iniisip, ma. Like, kung kailan ako hahanap ng trabaho at kung may mapapasukan ba ako o baka sa Maynila na lang ako. Nako naman, anak. Hindi ka naman namin minamadaling magtrabaho eh. Enjoy mo muna ang pagiging graduate mo. Sabi nga namin ng mama mo eh, may 1 taon ka muna para magliwaliw. Eh siyempre, ilang taon kang nag-aral. Dapat lang naman na makapagpahinga ka at mag-relax, hindi ba? Maraming bagay na hindi mo nagawa nung nag-aaral ka pa. Kasi pinagbabawalan ka namin. Pero ngayon, sige, gawin mo lahat. Huwag ka lang makakasala sa Diyos, ha? Mabait ang mga magulang ko, Kabanong. Kaya naman, sobra akong nakukonsensya kasi nagsisinungaling ako sa kanila. Ma, Pa, ang totoo niyan eh, may gusto po sana akong ipagtapat sa inyo eh. Oh, huwag mong sabihin bakla ka. Eh ayos lang naman sa akin yan. Basta, huwag ka lang malandi ha. Nako, ano, nakabuntis ka ba? Pa, Ma, hindi po. Napatigil ang usapan namin nang marinig ko ang pangalan ko sa labas. Nakita namin si Gary na humahangos palapit. Ivan! Ivan! Hingal na hingal siya habang nakahawak pa sa tuhod nang nasa harapan na siya ng pinto namin. Uy! Ano ka ba naman? Makakain kami. Hindi ka ba nahihiya sa mga magulang ko? Tito! Tita! Pasensya na po ah! Pero Ivan, nabalita mo ba yung nangyari kina Randy at Josel? Ha? Bakit? Ano ba nangyari sa kanila? Sa reaksyon pa lang ng mukha ni Gary, ay masasabi ko nang may hindi magandang nangyari sa dalawa. Bago sila nawala, nag-message pa sa akin si Randy. Kagabi raw eh, may umaaligid sa bahay nila. Pre, malakas ang kutub ko na baka kinuha sila ng mga aswang. Baka ginantian na sila. Gusto ko sanang pigilan si Gary sa sasabihin niya dahil malalaman nila mama at papa. Kaso, ang bilis ng bibig niya. Wala na akong nagawa. Pagtingin ko kay papa at mama, nakatingin na rin sila sa akin. Para bang nagtataka na ang kanilang mukha. Teka, anong sinasabi na kaibigan mo ha? Aswang, may nakita na kayong aswang? Tito, tita, pasensya na po sa abala ha, pero hihiramin ko po muna si Ivan. May kailangan lang po kaming gawin. Agad akong hinila ni Gary. Wala na akong nagawa noong mga sandaling yon, Kabanong. Paglabas namin ng bakuran, sa kanya ako binitiwan. Para ka naman tanga eh. Hindi ko nga sinasabi sa magulang ko ang nangyari. Tapos bigla-bigla kang darating at magsasabi ng ganun. Kailangan din nilang malaman no. Paano kung tayo na isunod? Eh di wala silang alam. Alam na rin ba ito ng parents mo? Yun nga ang problema ko eh. Nang sabihin ko sa kanila, nagalit sila sa akin. Pinagbintangan pa ako nagdodroga. Akala ko ba naniniwala sila sa aswang? Eh noon, oo. Pero ngayon, hindi na rin sila naniniwalang meron pang aswang. Kasi nga raw, moderno na mundo ngayon. Eh anong gagawin natin ito? Pambira naman kasi oh. Eh kailangan natin lumayo sa pamilya natin para hindi sila madamay. Eh may alam ka bang lugar? Tumangutang ho si Gary. Matapos ang pag-uusap namin ni Gary ay bumalik ako sa bahay.
ipinaliwanag ko sa mga magulang ko ang tunay na nangyari. Ano ka mo? May pinatay kayong aswang. Ano bang pumasok sa mga kokote niyo at bakit kayo pumatay ng aswang? Diyos ko naman, oh, bata pa napatay ninyo. Eh dahil dyan sa ginawa niyo, talagang mapapahama kayo. Kaya nga ang paraan na naisip namin eh, lumayo muna kami sa inyo para hindi kayo madamay. Payagan niyo na po akong itama yung mali na nagawa namin. Paano niyong itatama, Ber? Anong laban niyo sa mga aswang? Umupo ako sa gilid at sumandal sa upuan. Huminga ako ng malalim at pilit na ikinakalma ang sarili. Alam namin na hindi namin sila kaya. Kaya ang gagawin namin, magtatago muna kami. At susubukan namin makausap yung kapatid ng lolo ni Gary. Bumuntong hininga na lamang si Papa. Parang napagtanto niya na tama ang sinasabi ko. Si Mama naman ay halos maiyak-iyak na. Hinagod-hagod ko naman ang likuran niya. Ma, huwag ko kayo mag-alala. Makakabalik ko ako ng buhay. Eh kailan ba ang alis niyo, Gary? Mas mainam pa. Ngayong gabi na. Bago pa ako maamoy ng aswang na nandito ako. Dapat wala na ako rito. Nakakatakot naman pala mga aswang na yan. Talagang pinupuntahan kayo sa bahay. Basta anak, mag-ingat ka. Tandaan mo ha, may pangarap ka pa para sa sarili mo. Makalipas ang ilang sandali ay nag-impake na rin ako. Lahat ng kakailanganin ko para sa ilang araw na pagtatago ay nilagay na ni Papa at Mama. Pinabaunan na rin nila ako ng sapat na pera. Pati na rin mga pangontra na ayon sa paniniwala nila ay mabisa. Gaya na lamang ng walis-tingting na tuyo na ibinabad sa sukang may bawang. Lumabas ako ng bahay namin. Naglalakad na ako patungo sa terminal ng tricycle. Anong oras na rin nun kaya nag-aalala ko na baka wala nang bumabiyahe. Bago ko makarating sa terminal, nakasalubong ko si Gary. Daladala na rin niya ang gamit niya. Inang yan. Ano ka ba mamumundok? Dala mo yata buong bahay niyo eh. Sira ulo. Kaya marami kasi literal na pinalayas na ako sa amin. Nakko, kawawa ka naman pala. O siya, bilisan na natin. Baka wala na tayong abutan sa terminal. Dali-dali kaming naglakad na hindi inalintana ang bigat ng mga dala. Nang marating namin ang terminal, maswerte kaming may isang tricycle pa na nag-aabang. Manong, aabot ba kayo hanggang sa terminal ng jeep? Ayo, doon ba kayo? Opo eh, patid na lang po kami doon ha. Salamat po. Sumakay na rin kaming dalawa. Habang sinusubukang paganahin ni Manong ang makina ng tricycle, may nakita kaming isang lalaki na matangkad na payat ang dumating sa hindi malamang dahilan. Napadako ang tingin niya sa amin. Para bang nakikilala niya kami. Kinalabit ko rin si Gary dahil doon. Maging si Gary ay kinabahan din. Manong, matagal pa ba yan? Ramdam ko sa boses ni Gary ang kaba. Eh kung tulungan niyo na kaya akong itulak yung tricycle na ito, ano? Kahit nababahala na kami, wala kaming choice kundi lumabas. Nakatingin pa rin sa amin ang lalaki noon. Nagulat kami nang biglang nakitulak din ang lalaki. Sabay tingin sa akin ng masama. Kayo nga yun. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Nang umandar na ang tricycle, nagmamadali kaming bumalik sa loob. Malakas talaga ang pakiramdam ko na aswang ang lalaking yon. Mabuti na lamang ay may mga dala akong pangontra, kaya wala siyang nagawang masama sa amin. Nakahinga kami ng maluwag nang hindi na kami sinunda ng lalaki. Makaraan lang ng halos 30 minutos, natid na rin kami ng Manong sa terminal ng jeep. Tahimik na sa terminal noon. Pero tulad namin, ay may mga pasahero nang nag-aabang sa jeep na darating. Umupo na muna kami sa gilid. Katabi namin ang dala naming gamit. Kasalanan to ni Randy. Kung di sana niya pinatay yung aswang, di sana masaya yung vacation natin. Ano ka ba pre? Kasalanan nating lahat. Nandun tayo eh. Isa pa, sa'yo nang galing yung pinantarak sa batang aswang. Alam mo, ang maganda pang gawin natin, ianda natin yung sarili natin sa mga pwede mangyari. Lalo pat malayo pa yung babiyahiin natin. Eh teka, sigurado ka bang papayag ang lolo mo na yon? Eh ako ang paborito nga po nun eh.
Mas mabait pa nga yun kaysa sa mismong lolo ko eh. Huwag ka maglala. Safe tayo ron. Eh, paano ka naman nakakasiguro? Basta, papoprotektahan tayo nun. Sandali kaming napainto sa pag-uusap nang may dumating ng jeep. Kanya-kanyang unahan ng mga tao. Mabuti na lang at maluwag pa kaya may natira pang espasyo para sa amin. Halos isa't kalahating oras din ang binyahin namin. Ganoon kalayo. Partida, wala pang traffic. Sobrang alanganing oras na yon nang marating namin ang sinasabi ni Gary na lugar ng lolo niya. Parang lugar ng mga rebelde to, pre. Liblib na barangay na to eh. Inaan mo boses mo. Huling punta ko dito. Muntik ako mabanatan dahil sa ingay ko. Sinunod ko na lang ang sinabi ni Gary. Habang naglalakad kami, hindi ko talaga maiwasang hindi pansinin ng paligid. Marami namang kabahayan kahit medyo laktaw-laktaw. Sa wakas, nandito na rin tayo. Bahayan ng lolo mo? Oo, bakit? Kakaiba, parang barracks ng mga sundalo eh. Ang dami mong sinasabi, tara na nga. Nauna na si Gary na lumapit doon. Palingon-lingon naman akong sumunod sa kanya. Kinutok ni Gary ang pinto na yari sa yero. Malalakas ang bawat katok niya, kaya nakakabulaho talaga. Wala pang 5 minuto, lumabas na mula roon ng isang matandang lalaki na puno ng tato ang braso. Balbasarado din at kahit may edad na, kita ang mga muscle nito kahit nakasot lang yon ng sandong itim. Apo, ikaw ba yan? Oo, Lolo Matias, ako nga ito. Hinaltak na matanda ang kaibigan ko na parang manika lang. Halos hindi makahinga si Gary sa higpit ng pagkakayakap ng lolo niya. Eh, teka. Ano palang kailangan mo? Bakit may dalakang lalaki? Huwag mong sabihing magtatanan kayo. Lu, ito naman oh. Kaibigan ko yan. Magandang gabi ho. Ako nga po pala si Ivan. Lu, papasukin niyo muna kaya kami. Meron akong sasabihin sa inyo. At alam ko na ikaw lang makakatulong sa amin. Sandali akong tiningnan ni Mang Matias. Tumango siya sa amin at pumasok na rin kami. Paglapag pa lang ni Gary ng gamit niya, ay sinimulan niya kaagad ang kwento. Hindi naman ay kinagulat yon ng matanda. Base kasi kay Gary, naniniwala ang lolo niyang yon sa mga kakaibang nilalang. Gaya na lamang ng aswang na tinatakasan namin. Sandaling napaisip si Mang Matias. Pagkatapos ilahad ni Gary ang mga detalye. Aswang, aswang, aswang. Naniniwala ko dyan. Pero hindi pa ako nakakainkwentro ng kanyan. Eh, matutulungan mo ba kami, Lo? Eh, nandito na kayo eh. Kinaboy ka na sa inyo. Alangan namang itaboy din kita. Sige, dito muna kayo sa bahay. Mukha namang hindi na kayo mahahanap ng aswang dito. Isa pa, marami akong kaalyado rito. Kapag may bagong mukha rito, tinutumba ka agad. Kaya nga bukas, maaga kayong gumising ha. Ipapakilala ko kayo sa mga tropa ko. Maraming salamat po. Buti na lang talaga lo, nandiyan kay. O, halika kayo. Sumama kayo sa akin. May papakita ko sa inyo para kung sakaling wala na ako eh, alam nyo kung saan kukuha ng gamit. Nakatinginan na lang kami ni Gary Cabanong. Pero sumunod pa rin kami kay Mang Matias. Lumabas kami sa container van na yon. Pumasok kami sa kabila. Namangha kami nang may buksan na pinto sa sahig si Mang Matias. Dito sa ilalim ng lupa nakatago ang mga baril ko. Tara! Nauna nang bumaba si Mang Matias sa ilalim. Nabigla naman ako sa sinabi niya. Kaya sandali akong napako sa kinatatayuan ko. Gagamit tayo ng baril? Hayaan mo na. For self-defense lang naman yun, Nino. Hinila na ako ni Gary pababa. Maliwanag na sa ilalim nang naroon na kami. Unang bumungad sa amin ang mga kahon-kahon ng baril. Bigla tuloy akong kinabahan ng anong klaseng tao ba talaga ang lolo ni Gary. Lahat ng baril na yan ay galing sa mga rebeldeng napatay ko. Pwede niyong tingnan. Hawakan niyo. Wala na akong nagawa kaabanong nang ihagi sa akin ni Mang Matias ang isang mahabang baril. Muntikan ko pang mabitiwan dahil sa bigat.
Hindi ko alam kung anong pwedeng ipampatay sa mga aswang eh. Pero palag-palag na rin siguro mga baril na ito. Hindi na ako nakapagsalita noon. Habang si Gary ay tuwang-tuwa sa mga baril na nahahawakan niya. Ilang na ilang naman ako, Kabanong. Kahit kailan kasi, hindi pa ako gumagamit o kahit tumawak man lang ng baril. Maya-maya lang, matapos naming tingnan ang mga armas na nasa underground, dinala na rin kami ni Mang Matyas sa tutulugan namin. Doon lang ako medyo natuwa kasi unang tingin pa lang, mukhang malinis na ang papag. May karton pang nakalatag. Lo, maraming salamat ah. Eh sige na, magpahinga na muna kayo. Bukas, aasikasuhin natin yung aswang na yan. Kapag may kailangan kayo, eh nasa kabilang container van lang ako ha. Katok lang at magigising na ako. Lumabas na rin ang matanda. Magkatabi kami sa higaan ni Gary. Pareho kaming hindi makatulog. Bigla na lang kasi naming naalala si Randy at Josel. Ay, ano kayang nangyari sa magsyotang yun, no? Eh, pagdasal na lang natin na nasa maayos lang silang kalagayan. Pre, handa ka na ba sa mga mangyayari? Eh, bakit mo naman natanong yan? Naduduwag ka ba? Yung lolo mo kasi parang isasabak tayo sa gere. Natawa na lamang si Gary sabay tapik sa balikat ko. Birador kasi dati si lolo. Inaarkila siya ng lokal para pumatay ng mga rebelde. Kilala siya rito, kaya huwag ka masyado mag-alala. Maaga pa lang ay ginising na kami ni Mang Matyas para ipakilala sa mga kalugar nila. Marami ang kumausap sa amin at nakipagkilala. Dumating na nga sa punto na naiilang na rin kaming dalawa ni Gary. Pero ganun pa man, sinasakyan na lang din namin. Habang naglalakad na kami papauwi ka, Banong, napadaan kami sa maliit na palengke ng lugar. Nagtaka kami ni Gary kung bakit bigla na lang nanahimik. Akala namin kami ang daylan, pero hindi pala. Isang grupo ng mga naglalako ng karne ang mabagal na naglalakad sa palengke. Lahat na nagtitinda roon ay tinitingnan ng mga yon. Naintriga kami ni Gary. Lalapit pa sana kami kung hindi lang kami pinigilan ni Mang Matyas. Bakit, Lo? Kilala niyo ba yung mga naglalako ng karne? Madalas yan dito, pero walang bumibili sa mga yan. Eh, bakit naman po? Tingnan nyo naman kasi yung mga itsura. Parang may mga nakakahawang sakit. Saan yun ang mga naglalakad ng karne? Mukha nga sila mga marurungis. Ang iba ay may mga matitigas na buhok na kagaya ng sapulubi. Nung mga sandaling yon, inakala namin na mga normal na tindero ng karne lang ang mga yon. Nang dumana sa harapan namin ang mga yon, parehong nanlaki ang mga mata namin ni Gary. Namukaan namin ang isa sa kanila, ang matandang babae. Siya ang aswang na nakita namin sa daan at ang aswang na bumuhat sa katawan ng batang aswang. Walang ano-ano ay napatalikod kaming dalawa ni Gary. Naramdaman na lang namin na huminto sa harapan namin ang matandang yon, na parabang minumukaan ang nakatalikod naming imahe. Umarangkada na ang kaba namin sa mga pagkakataon na yon, Kabanong. Habang si Mang Matyas naman ay nangangapa lang sa kung ano ang nangyayari sa amin. Doon na kayo! Hindi kami bibili! Mabuti na lang ay itinaboy yon ni Mang Matyas. Nang makalagpas na sila sa amin, hinila ni Gary ang lolo niya paalis at umuwi na kami sa bahay na matanda. Ano bang nangyayari at bakit kayo natataranta? Eh, Lo, hindi ko alam kung nagkataon lang pero yung matandang tindera ng karni kanina, yun yung isa sa mga aswang na nakita namin sa kalsada. Siya rin yung lola ng batang aswang na napatay namin. Ay, Diyos mio! Sigurado ba kayo dyan? Opo, nakakasiguro po kami. At pakiramdam namin, nakilala niya rin kami nang dahil sa amoy. Eh di, kung ganun eh, papatay na natin ang mga yon. Delikado po sila. Huwag po tayong... Otoy, kalma ka lang. May mga baril tayo eh. May mga kumpare akong kasama natin. Eh, alam niyo po ba, Lo, kung nasan sila nakatira? Baka rin kasi biyag nila yung dalawa pa naming kasama eh. Eh, hindi ko alam. Pero itatanong ko kay paring Oscar.
O sige, dyan muna kayo. Nagmamadaling lumabas ang lolo ni Gary. Hindi naman kami mapakali ni Gary sa loob. Pabalik-balik ang lakad namin. Buong akala kasi namin ay nakalayo na kami sa mga aswang na naghahanap sa amin. Ang hindi namin alam, mukhang mas lalo pala yata kaming lumapit. Dahil lang sumapit na ang kinagabihan. Alam na ni paring Oscar kung saan nakatira yung mga nagtitinda ng karne. O anong gagawin natin, Lou? Bakit parang ganadong ganado kayata dyan? Eh sino bang hindi gaganahan? Eh ngayon lang ako makakapatay ng aswang. Tutugisin niyo po yung mga aswang? Eh ano pa nga ba? Mabuti nga't sinabi niyo sa akin eh. Kasi kung hindi, baka mamaya eh, yung mga nagtitinda ng karne eh, meron ng nalangaw dito sa amin. Anong nalangaw, Lo? Nalangaw? Yung narinig ko kanina na ginagawa daw ng aswang. Yung gagawin ka rin nilang aswang? Ah, parang pagkakaalam ko po eh, yanggaw po yata ang tawag dun. Eh, kahit ano pa yung tawag dyan, langaw, yanggaw, basta, ngayong gabi, itutugisin na namin sila. Maya-maya lang eh, pupunta na rito yung mga kumpare ko. Eh, kayo bang dalawa, sasama ba kayo? Sumama na tayo, baka masalisihan tayo eh. Wala na akong magagawa nun kahit na ayaw ko, Kaabanong. Wala kasi talaga akong lakas ng loob na humawak ng baril. Hindi ko rin naman linya ang makipagbasag ulo. Ibang usapan pa dahil aswang ang haharapin namin. Kalaunan, nagdatingan na ang mga kumpare ni Mang Matyas. Karamihan sa mga yon ay matatanda na rin. Pero may mga ilan-ilan naman na medyo bata-bata pa. Nagsibabaan na ang mga yon at parang mga sundalo kung kumuha ng mga baril. Baka sa mukha ng mga yon ang pagkasabik sa kanilang mukha. Mga bugoy, sigurado kayong aswang yon ha? Kasi bibirahin talaga namin. Para po makasiguro kayo, aktuhan niyo po muna. Ay, bilisan niyo na riyan mga kasama. Lalarga na tayo. Baka mamaya eh makatunog na yung mga yon. Kinuha na namin ni Gary ang tigi-isang baril. Paglabas namin, nakahanda na ang mga katropa ni Mang Matyas. Nagtataka pa ang ilang gising pang kalugar noong mga sandaling yon. Akala nila may kaaway na naman sila Mang Matyas. Dakong alas 9 na ng gabi nang magsimula na kaming maglakad. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko, Kabanong. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganoon ang lahat. Pre, huwag na kaya tayo sumama. Kakagraduate lang natin. Baka mamatay na tayo. Eh, hindi pa tayo nakakahanap ng trabaho. Ano ka ba, pre? Kapag bumalik pa tayo, baka mamaya sa bahay naman tayo abangan ng aswang. Tandaan mo, natandaan nila yung amoy natin. At alam na yata nila na nandito tayo. Lang niyang buhay to. Nagdo-road trip lang naman tayo nun eh. Umabot na sa ganito. Walastik talaga oh. Eh, sa halip na gumanyang ka, mag-focus ka na lang sa nilalakaran mo. Baka mamaya eh, makaapa ka pa ng bubog dyan. Napapailing na lang ako, Kabanong. Marahan kaming naglalakad sa kagubatan habang nakasilip ang bilog na buwan. Maliwanag noong mga oras na yon. Ang sabi nila, kapag bilog ang buwan, mas mababangis daw ang mga aswang. Pero walang pakialam doon ang lolo ni Gary. Para sa kanyang lolo Matyas, wala nang mas babangis pa sa kulay gintong bala ng baril. Paring Oscar, sigurado ka ba na dito ang daan? Ay sigurado! Dati na ako nakapunta sa lugar na yon. Hindi ko naman inakala na sila na pala ay nakatira doon. Mga aswang pala sila. Pagkatapos ang saglit na pag-uusap ng dalawang matanda, napaupo kaming lahat panandalian. May narinig kami mga hiyaw na mga paniki. Pagtingala namin sa itaas, maraming paniki ang nagliliparan. Iikot sila ng ikot, Kabanong. Para bang meron silang pinapahiwatig. Base sa nabasa ko dati, kapag ang mga paniki daw ay ganyan, meron daw mas nakakataas sa kanila na nasa paligid. O kaya naman, nagbibigay hudyat sila sa mga aswang na may mga taong paparating. Nakatingin sa akin si Mang Matyas at Mang Oscar. Nakaramdam ako ng pagkailang kaya dinako ko na lamang sa iba ang tingin ko. Nang kumalma na ang mga paniki,
pinagpatuloy na namin ang paglalakad. Tahimik at seryoso naming tinahak ang daan. Hanga ko sa mga tropa ni Mang Matyas noon. Sa kagustuhan nilang makakita ng totoong aswang, wala na silang pakialam sa panganib na pwede nilang harapin. Ganoon sila katapang. Hinto muna tayo rito, Matyas! Ang sakit na ng balakang ko! Ay nako! Ayan! Nirarayo mo ka na kasi! Sabi ko naman kasi sa'yo iwas-iwasan mo nang magbababasa ng magazine na may bold! Sandaling nagtawanan ng mga kasama namin. Kanya-kanya kaming upo sa gilid ng mga puno. Pre, hindi ka pa nag-aalala kay Randy at Josel? Napatingin ako kay Gary sa sinabi niya. Siyempre, nag-aalala ako. Mga kaibigan natin yun eh. Kaya nga tatagan mo loob mo ngayon. Malay mo, buhay pa pala sila. Ito na yung chance para mailigtas natin sila. Eh sana lang talaga buhay pa sila. Sana nga. Bumuntong hininga na lang ako. Maya-maya lang itumayo na ulit kami. Nasa 5 minuto lang yata ang nilakad namin at natanong na namin ang sinasabi ni Mang Oscar. Maraming kabahayan doon. May ilaw din kaya maliwanag. Pero bago pa man kami makalapit, napansin na namin na parabang wala namang katao-tao ron. Ramdam na kasi namin sa mga kabahayan na parang walang mga nakatira doon. Eto na ba yun, pare? Bakit parang wala namang nakatira? Anong walang nakatira? May nakabukas na mga lampara, oh. Meron yan. Nasa loob lang yan ng mga bahay. Mahulang galang na po. Pero ano po bang sunod natin gagawin? Mag-oobserba na muna tayo. Hindi kasi tayo pwedeng lumarga palapit ka agad. Kasi baka mamaya alam pala nila na may paparating. Dito das tayo. At saka, kailangan natin makasiguro kung aswang nga talaga ang mga nandyan. Sinunod namin ang sinabi ni Mang Oscar. Tahimik lang kaming nakatingin sa kabahayan mula sa kinalalagyan namin. Nang halos 10 minuto na ang nakalilipas, hindi na nakatiis pa ang iba naming kasama. May mga nagpresenta ng lumapit para tingnan kung may mga tao nga roon. Sinubukan silang pigilan ni Mang Matyas, pero masyado matitigas ang mga ulo nila. Maging si Mang Oscar ay hinayaan na lang din sila. Pinagmasdan lang namin ang mga yon na makalapit sa mga kabahayan. Hanggang sa bigla na lang kaming nakarinig ng malalakas na alulong. Sandaling napatigil ang mga kasama namin. Kami rin ay nakiramdam at palingon-lingon sa likuran. Kinakabahan, nababahala. Ilang sandali lang, nakita na lang namin na may humarang sa mga kasama namin. Mga kalalakihan na medyo payat. Muli silang napatigil. Nang tutukan na nila ng baril, bigla na lang silang pinagsasakmal. Naalarma kami noong mga sandaling yon, kabanong. Sila Mang Matyas at Mang Oscar ay napilitan na ring rumisponde. Pinagbababaril nila ang mga aswang na sumasakal sa mga kasama namin. Umalis naman kagad ang mga yon. Pero duguan na mga kasamahan namin, ngunit walang mga malalang galos. Ang titigas kasi ng bungo ninyo eh. Sinabi nang wala munang lalapit. Lo, mukhang natunugan talaga tayo ng mga aswang ah. Totoo nga sila. Kaya maghanda kayo. Magpapaulan tayo ng bala. Huwag kayong pakampante. Huwag padalos-dalos. Hindi natin alam kung anong kaya nilang gawin. Nakinig naman sila sa akin, kabanong. Iginilid na muna namin ang mga kasama na nasugatan. Mahigpit na ang hawak namin sa mga baril. Bawat sulok ay tinututukan namin. Pre, kapag ako namatay, pakisabi sa mga magulang ko, mahal na mahal ko sila ha. Huwag ka ba? Kapag ikaw namatay, malamang patay na rin ako. Nakarinig na naman kami ng kung ano-ano. Alulong, atungal, pag-angil at tumihiyaw. Pakiramdam ko noon, kabanong, napapalibutan na talaga kami ng mga aswang. Nakokonsensya ako. Dahil sa atin may madadamay pa. Huwag mong isipin yun, ano ka ba? Gusto rin naman nilang makakita ng aswang . Kaya wala tayong kasalanan dito, ha? Napatigil na lamang si Gary sa pagsasalita nang hilahin ng isang aswang ang isa sa kasama namin. Dinala siya sa silong ng bahay. Sandali kaming walang nagawa. Nang tumigil na sa pagsigaw ang kasama namin na yon, doon lang kami natauhan.
nagpaulan si Lamang Matyas ng bala sa silong. Ang iba naman ay sa ibang direksyon nagpatama. Hindi namin alam kung meron kaming natatamaan noon, Kabanong, dahil wala rin naman kasi talaga nagpapakitang aswang. Napakailap nila. Talikuran sila kung umatake. Barilin ang mga bayan na yan! Baka may nagtatago dyan! Walang ititirang aswang! Hindi na natin hihintayin na magkalat pa sila ng angkan nila sa baryo! Sa isang pinaputukan ng mga kabahayan, nabutas na ang mga dingding at halos mawasak na rin ang mga bintana. Ganun pa man, ni isang aswang na hindi man lang lumilitaw. Pinasok na nga rin namin ang mga bahay-bahay pero wala talagang aswang doon. Buong akala namin noon ay tinakasan na kami ng mga aswang. Pero ilang sandali lang, bigla na naman silang nagsilitawan. Mabibilis nila kaming inatake. Pero dahil nagpapaulan ng bala ang mga kasama ko, hindi nila magawang makalapit. Sa halip ay karamihan sa kanila, tinamaan at bumulagta na. Sa ulo ninyo, batamaan! Sa ulo! Sa ang ulo? Taas o baba? Puro kakatangahan! Siyempre sa taas! Binatukan pa ni Mang Matyas ang kasamahan namin na yon. Ubus na ang mga bala ko noong mga oras na yon, Kabanong, kaya nasa gilid na lang nila ako. May baril pa naman akong magagamit pero hindi ko na kaya. Nalalagas na sila, mga kasama! Nalalagas na sila! Sa sigaw na yon ng lolo ni Gary, nabuhayan ang mga kasama namin. Pinagbababaril pa nila lalo mga aswang. Nakita ko ang matandang aswang na lola ng batang aswang. Nasa taas siya ng bubong, nakasilip, galit na galit ang mukhang nakatingin sa amin. Pero maya-maya lang, umalis na rin siya at iniwan ang mga kasama niyang nakahandusay. Makalipas ang ilang sandali, natigil na rin ang putukan. Tinipon nila Mang Matyas ang mga bangkay ng mga aswang sa iisang parte. Marami-rami ang napatay namin. Naawa pa nga ako nang may makita kong bata. Kahit na alam kong aswang yon, iba pa rin ang pakiramdam na alam mong musmus pa lamang yon. Ito na ba lahat ng bangkay? Kung ito na ang lahat, edi sunugin na natin to. Baka maya-maya may kakayahan pa silang mabuhay ng mga kasama nila. Kaya unahan na natin. Agad na naglikom ng mga tuyong sanga at dahon ng mga kasamahan namin. Wala silang pagdadalawang isip na sinilaban ang mga katawan. Umalingasaw ang baho ng mga katawan nila. Napatakip na lang ako ng ilong habang nakapalibot kami sa lumiliyab nilang katawan. Pero, hindi natin nakita sila Randy at Jocel dito ha. Hindi kaya patay na silang dalawa? Kinain na sila? Kita kong napalunok na lang din ang laway si Gary. Wala tayong magagawa. Pinalugog na natin eh. Siguro, kailangan na lang nating tanggapin na wala na sila. Ay, paano natin ipapaliwanag sa magulang niya yung nangyari? Pambihira oh. Baka tayo pa mapagbintangan eh. Di sabihin natin ang totoo. Kung hindi sila maniniwala, di bahala sila sa buhay nila. Basta tayo, ginawa natin ang makakaya natin para mahanap sila. Bumuntong hiningan na lamang ako, Kabanong. Maghahanda na lang sana kami sa pag-alis nang biglang meron kaming nakitang dalawang tao na paparating. Kulay itim ang buo nilang katawan, para silang naligo sa putik. Nang maglakad sila ay para silang mga zombie. Agad na naalarma ang mga kasamahan namin. Nag-angat kagad sila ng mga baril. Huwag kayong lalapit! Sandaling tumigil ang dalawa. Mga aswang ba kayo o taong putik? Hindi sumagot ang mga yon, kaya lalong nagkaroon ng tensyon. Kung hindi sasagot ang mga yan, di sabog ang utak niyan! Mga ilang sandali lang, napansin ko na parabang sa amin ni Gary nakatingin ang dalawang yon. Bigla silang lumapit ng bahagya. Wala silang pakialam kahit na may nakatutok sa kanilang baril. Gary! Ivan! Nakilala namin ang boses na yon. Kaya naman, dahan-dahang ibinaba ni Mang Matyas sa mga baril nila. Randy! Jocel! Kayo ba yan? Buhay kayo? Oo, buhay kami. Buti naman at dumating kayo. Yayakap pa sana si Randy sa amin pero umiwas kami. Napakabaho nyo. Para kayong tumira sa mundong puro tae ha. Ano ba nangyari sa inyo? Sa katunayan, sa Poso Negro talaga kami nagtago.
Dalawang araw kami nagtago doon. Gary, apo, kilala niyo ba ang mga amoy tayo na ito? Lumapit si Gary sa lolo niya. Itong lalaki na amoy tae, kaibigan namin to. Ganun din po itong babaeng amoy tae. Magsyota po silang amoy tae. Sila po yung kinuha ng mga aswang. Halos mahiya ang magjowa sa mga sandaling yon. Umaalingaso kasi talaga ang kanilang amoy. Randy, Jocel, masaya kaming buhay kayo. Huwag kayong mag-alala, ligtas na kayo. Hindi naman nila kami kaagad pinatay nung kinuha nila kami. Hinintay nilang makuha din kayong dalawa. Kasi ang mga duguraw nating apat ang gagamitin para buhayin ulit yung bata. Mamaya ka na magkwento. Kung ayos lang ha, maghanap muna tayo ng ilog para maugasan ninyo yung sarili nyo. Amoy impyerno kayo eh. Ikaw ba naman ang nagbakasyon ng 2 days sa Poso Negro eh? O tara na, paalis na rin kami. Kapag may nadaan ng tubig eh, maghugas kayo ha. Sumama na sa amin si Gary at Jocel noong mga sandaling yon. Sakto naman na meron nga kaming nadaanan na ilog. May dala rin naman ang iba naming kasama na damit, kaya nakapagpalit din sila. Kahit na ganoon ang sinapit nila, masaya pa rin kami dahil sa wakas, alam na naming ligtas silang dalawa. Habang naglalakad kami kabanong, hindi maiwasang magtanong-tanong si Randy. Naninibago kasi siya sa mga kasama namin, lalo na't halos lahat ay may mga hawak na baril. Kailan pa kayo sumali sa rebelde, pre? Rebelde? Buwan ka ba? Tropa ng lolo ko mga kasama natin. Sila tumulong sa atin para patayin yung mga aswang. Eh, napatayin nyo ba lahat? Hindi pa. Nakatakas yung lola ng bata. Kaya nga habang hindi pa natin yung nahahanap, hindi mo na tayo uuwi sa atin. Tumangutango lang si Randy. Nakabalik kami sa baryo ng lolo ni Gary. Kahit may isang namatay, masaya mga kasama namin dahil tagumpay ang ginawa namin. Nagkaroon pa sila ng maliit na selebrasyon. Habang kami, dumiretso kami sa bahay ni Mang Matyas para magpahinga na muna. Eh, dito pala kayo lumagi? Ayos din ang lolo mo ha? Cool! Pasalamat tayo sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa mga kasama niya at armas niya, eh wala tayo ngayon dito. Pero wag na muna tayo maging kampante ha. Sigurado kong hindi papayag yung matanda hanggat walang napapahamak sa atin. Ipaghihigantin niya yung apo niya. Eh anong gagawin natin? Dito na lang muna tayo hanggat hindi natin napupuksa yung matandang yon. Wala munang aalis. Habang buhay na lang tayo rito. Huwag ka na nga maarte. Mas maganda nang dito kaysa mahuli na naman kayo. Tapos sa Poso Negro na naman kayo magtatago. Eh ang bao-bao nyo kaya. Huminga na lamang ng malalim si Jocel. Nung mga sandaling yon ay nagpasya kami na ipahinga na muna ang mga sarili namin. Matapos kumain, kanya-kanya na lang kaming latag ng banig. Si Mang Matyas at ang mga kasamahan niya ay nasa kasarapan ng inuman ng mga sandaling yon. Kaya naman kaming apat lang talaga ang nanatiling matino sa pagkakataon na yon. Pag-iga namin kabanong, nakarinig na kagad kami ng mga kaluskos sa paligid. Nakatinginan pa kami ni Gary noon. Akala namin nung una, aso lang ng lolo niya ang kumakaluskos. Kako, baka nagugutom at hindi napakain. Gagi, eh wala namang aso si lolo eh. Pareho kaming kinilabutan ng napagtanto ang bagay na yon, kabanong. Tahimik lang ang magsyota sa oras na yon. Nakikiramdam lang kami. Mga ilang sandali lang, narinig namin na parang may kung sino na nagtatangkang buksan ng pinto. Gumagalaw kasi ang doorknob. Malabong si Mang Matyas yon kasi tatawagin naman nun si Gary kapag umuwi na. Napabangon na kaming lahat ng mga pagkakataon na yon. Alam na namin na meron na namang mangyayaring hindi pangkaraniwan. Sino yan? Naglakas ng loob na lamang si Gary. Ako ang lola ng batang aswang na pinatay ninyo. Nandito ako para gumanti. Tuluyan ang nagtindigan ng mga balahibo ko, kabanong. Nakaramdam ako ng panlalamig. Pagtingin ko kay Randy at Jocel, pareho silang hindi na makagalaw sa kinauupuan nila. Baka sa mukha nila ang lapis na takot. Kasalanan din naman kasi ng apo nyo eh. Tinangka niya kami ipakain sa inyo. Wala akong pakialam. Basta pinatay nyo siya. Tapos ang usapan.
Kaya ngayon, habang wala sila, humanda kayo! Sandaling nanahimik ang paligid. Sinilip ko ang labas. Nawala roon ang matandang babae. Hindi kami naging kampante. Hanggang sa narinig na lang namin na merong nabasag. Ha? Sa kusina! Nakapasok ang aswangda sa binasag na bintana sa kusina. Nakangiti pa ang matanda habang tumutulo ang itim na likido mula sa bibig. Pre, ano nang gagawin natin? Ayoko na magtago sa Poso Negro, no? Nagsiksika na kami sa isang sulok. Pasensyahan tayo, mga iho, ano? Kasi ako magwawagi ngayong gabi. Hoy, huwag kang papakasiguro. Baka nakakalimutan mo, nandito ka sa baluarte namin. Baluarte ninyo? Eh ano naman? Bakit? May magagawa ba kayo ngayon? Eh di ba wala naman? Subukan mo lang na lumapit. Hindi ka namin uurungan. Ha? Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko ay bigla na siyang gumapang. Lumundag siya palapit kay Gary. Pumaibabaw ang aswang. Wala kong ibang nakita kundi ang kaldero na nakasabit. Kinuha ko yun at mabilis na binato sa aswang. Kaso sa kasamaang palad, nakailag yon. Kaya si Gary ang tinamaan ko sa muka. Aray ko naman! Langya naman, no? Hindi ko pa marunong umasinta? Naku, pasensya na pare, ha? Hindi, eh. Palagay ko nga kanina dun sa labanan, eh. Wala akong tinamaang aswang, eh. Inutil! Inutil na lalaki! Ang laki-laki mong tao! Oo na! Inutil na! At least ako, may pamilya pa. Ikaw ba meron pa? Aray! Sakit naman nun! Parang naasarang aswang sa sinabi ko. Ako naman ang inatake niya. Nahawakan niya ako sa balikat, kaya napahiga rin ako. Nang nasa ibabaw ko na siya, buong pagsisikap niyang inaabot ang liig ko para kagatin. Buti na lang ay nagagawa ko pang ilayo ang mukha niya. Nang makabuelo ako, sinapak ko sa mukha ang matandang aswang. Medyo napatigil siya, kaya ang ginawa ko, sinipa ko siya sa pagitan ng mga hita niya. Yan, menopause ka ulit. Nakaalis ako ulit sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon at galit na ang mukha niya. Nasa aktong aatake siya ulit nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mang Matyas na lasing na lasing. Bigla na lang niyang binaril ang aswang sa ulo. Pagbulagta ng aswang, parang wala lang kay Mang Matyas ang nangyari. Umupo lang siya sa papag sabay higa. Labas nyo na yung basura na yan. Pagtingin namin sa matandang aswang, nakabulagta na siya at hindi na gumagalaw. Nagsimula na ring umagos ang dugo niya sa sahig. Para kaming nabunutan ng tinik ng mga sandaling yon. Kung hindi dumating si Mang Matyas, malamang sa malamang, hindi na kami makakaligtas sa matandang yon. Pinagtulungan naming ilabas ang katawan ng matandang aswang. Ibinalot na lang namin siya sa sako dahil wala na kaming lakas para sunugin siya sa mga oras na yon. Matapos naming linisin ng dugo sa sahig ay sinubukan na rin naming makatulog ulit. Kinabukasan, paggising namin, nakita namin ang katawan ng matanda sa sako. Sobrang bilis niyang inagnas. Ganun pa man, ang mahalaga na lang sa amin ay wala na sa wakas ang problema namin. Matapos sa mga pangyayaring yon, kabanong, bumalik na rin kami sa kanya-kanya naming pamilya. Nakakawindang lang isipin na dahil sa isang road trip, naging kwentong horror pa ang mga buhay namin. Well, hindi naman sobrang nakakatakot, pero sapat na yon para matutunan namin na sa mundong ito, may mga nilalang pala talagang katulad nila bukod sa atin. Tinuon namin ang mga buhay namin sa paghahanap ng trabaho at kahit na kailan, hindi na kami sumuot sa mga liblib na lugar. Wakas.